Welcome back sa ating series of Letter Reviewer for Math Majors number 41. So question natin ay analytic geometry pa rin. Find the equation of the perpendicular bisector of the line segment having endpoints negative 2, 3, and 4, negative 5. So ayan, so may niready na tayong Cartesian plane dito. So i-draw lang natin muna. So ang hinahanap natin, equation of the perpendicular bisector. Okay? So drawing muna natin yung line. So negative 2, 3. So ito ang ating 0, 0. So we have negative 2. So bilang ng negative 2, pabalik. Negative 2. And then positive 3. 1, 2, 3. So ito yung point natin. X sub 1, Y sub 1, negative 2, 3. And then we have, lagyan natin sa negative 2, 3. So ito ang ating X sub 1, Y sub 1. And then 4, negative 5. So simula dito bilang ng 4, 1, 2, 3, 4. And then negative 5 pababa, negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5. So nandito ang point natin na 4, negative 5. Okay, so draw lang tayo ng line dito. So mahirap mag-draw ng line. Sige, i-ano na lang natin. Insert na lang tayo ng shape. Line. Ayan, so connect na lang natin. Dito. Tsaka dito sa kabila. Ay, gumalaw. Ayaw niyang gumalaw. Ayan. Okay, so ayan ang ating point. Ayan, ating line. So ito yung points natin. Negative 2, 3, and 4. 4, negative 5. So ang hinahanap natin is equation of the perpendicular bisector. Pag sinabing bisector, hinahati niyan sa equal parts. Ang negative 2, 3, and 4, 5, hatiin natin sa gitna. Hatiin sa gitna, let's say, ito yung gitna. Tapos, perpendicular bisector. So, perpendicular, ibig sabihin, makaka-form ng 90 degrees. So, ito yung perpendicular bisector. Ito yung perpendicular bisector. So, let's say, ano yan na eksaktong 90 degrees dapat ito. Okay, so, ang hinahanap natin ay equation ito. Ito yung equation na hinahanap natin, perpendicular bisector of this line. Line segment having endpoints, ayan dito, perpendicular bisector nito. So, ang kailangan nating unang gawin ay, ito ay gitna. Gitna na itong dalawang endpoints na to. So, midpoint ito. So, kuhanin muna natin ang midpoint. Okay? So, hanapin muna natin ang midpoint niyan. So, midpoint, ang point na to ay xy. Okay? So, kunin muna natin ang midpoint. So, formula for midpoint. X bar for midpoint. So, we have x sub 1 plus x sub 2 divided by 2. Dahil midpoint nga. So, kung sa y naman, edi ganun din, y sub 1 plus y sub 2 divided by 2. Okay, so therefore, midpoint natin, pagsabay na natin kuhanin. Midpoint natin, x bar, y bar. So, midpoint natin ay equal sa, so x sub 1 is negative 2 plus x sub 2 is positive 4 divided by 2. Then, y sub 1 is 3 plus negative 5. So, plus negative 5. So, equal lang yung sa negative 5 divided by 2. So, therefore, ang point natin ay equal sa, so simplify natin, negative 2 plus 4. So, that is 2 over 2. Yung kabila naman, 3 minus 5. So, that is negative 2 over 2. Then, simplify natin, therefore, the midpoint is 2 divided by 2. That is 1. Negative 2 divided by 2. That is negative 1. So, dito pala yung eksakto. So, estimate lang natin ito kanina. 1, negative 1. So, dito pala yung eksaktong midpoint natin. So, dapat nandito yung eksaktong drawing. So, again, estimate lang yan kanina. Kaya hindi yan sumakto. So, ito pala yung eksaktong perpendicular bisector. Okay? So, para malamin natin equation ng perpendicular bisector, so, equation itong line na to, kailangan alamin natin ang slope. So, gagamitin natin ang relation ng dalawang slope ay perpendicular kapag ang product nila M1 times M2 equals negative 1. So negative reciprocal of each other sila. So meron na tayong point. So ang point natin na ito is
1, negative 1, kailangan natin makuha ang slope nitong perpendicular bisector. Okay, so para malaman natin yon, kunin muna natin ang slope ng line na ito. So, hindi pa natin alam ang slope ng line na ito. Alam lang natin yung midpoint, no? So, alamin muna natin ang slope ng line na ito sa pamamagitan ng paggamit ng formula. So, y sub 2 minus y sub 1 over x sub 2 minus x sub 1. Okay? So, y sub 2 is negative 5 minus y sub 1 is 3 over x sub 2, so that is 4, minus negative 2. So, pag dalawang minus, nagiging plus kasi pag pinagsama natin, minus, tas may isa pang minus, ayun, naging positive na. So, yun lang yung palatandaan doon para mabilis. Ano? So, 4 minus negative 2. So, dalawang minus kaya plus. So, therefore, equal na ang slope natin sa negative 5 minus 3. So, that is equal to negative 8 divided by 6. Then, pag ni-lowest term natin, so therefore, ang slope na natin, pag ni-lowest term, divide both sa 2. So, that is equal to negative 4 over 3. So, ang given ang point na ito ay 1, negative 1. Tapos, ang slope natin is negative 4, 3 over 3. So, now, gagamitin na natin ang point slope form dahil meron tayong point at meron tayong slope. So, pwede na natin gamitin ang point slope form y minus y sub 1 equals m times x sub 2 minus x sub 1. So, itong slope pala ito, slope siya neto. Okay? Slope neto yan. So, para alamin ang slope nitong perpendicular bisector, so, ang slope ng perpendicular bisector is negative reciprocal. Okay? So, kung ang slope nito, slope ng line na to is negative 4 over 3. Therefore, ang slope naman ng line na ito, yung perpendicular bisector niya is negative reciprocal. So, negative, so magiging, so m sub 1 itong isa. So, m sub 2, yung perpendicular bisector, kabaligtad rin ng negative. So, positive na yon, baligtad rin lang natin to. So, therefore, positive 3/4. Okay, so now substitute the slope 3/4 and the point 1, negative 1. So, this is, ito yung ating x sub 1, ito yung ating y sub 1. So, just substitute this, the slope and the point. So, therefore, we have y minus y sub 1. So, may minus pa. So, magiging plus 1 na siya. Equals m, so that is 3/4 over x. But may x sub 2 to. So, dapat x lang ito. Yan. So, m times x minus x sub 1, x minus x sub 1, so that is 1. Then simplify, so multiply both sides by the denominator, which is 4. So, multiply natin both sides sa 4 para mawala ang denominator na 4. So, cancel out na siya. Then distribute 4 to y plus 1, distribute 3 to x minus 1. So, therefore, we have 4y plus 4 times 1, so that is 4, equals 3 times x, so that is equal to 3x. 3 times negative 1 is equal to negative 3. So, ayan, tingnan natin ang mga choices. Mukhang nakakakita na tayo ng 3x at 4y. So, ayan. So, 4y plus 4 equals 3x minus 3. Pagsamahin natin yung x and y. So, itong 4y ilipat natin sa kabila. Okay? So, dahil karaniwan, yung x positive yan. So, kita nyo dito. O, ito yung dalawa na may 3x. So, yung 4y, lipat sa kabila, subtract 4y to both sides. Tapos, itong negative 3 naman, lipat naman sa kabila. Para magkasama dito yung x and y, magkasama yung number dito sa kabila. So, therefore, magiging na siyang just copy 4. Yung negative 3, lumipat sa kabila, magiging positive 3 dahil nag-add tayo ng 3 to both sides. So, when we add 3 to both sides, mawawala na ito. Equals 3x, and then we subtract 4y to both sides para mapalipat dito, minus 4y. Okay, so 4 plus 3, so that is 7, equals 3x minus 4y. So pag binagbaligtad natin, symmetric property of equality, pwedeng baligtad rin yan. So we have 3x minus 4y equals 7, ang equation ng ating perpendicular bisector ng endpoints na negative 2, 3,
and 4 negative 5. So therefore, the answer is 3x minus 4y equals 7. Therefore, letter C. Okay, so I hope nagustuhan nyo ang aking explanation. So see you sa next let reviewer natin, number 42. Bye-bye and God bless!